Ayan guys, nagbabalik ang iyong lingkod. Kung first time ka sa aking channel, ako nga pala si Archiver, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. So, ngayon guys, araw na to ay hinatulan ang isang napakalaking suspects. Kasi marami sila yung mga pamilyang ampatuan na si Saldi. Ampatuan at iba pang mga kasama niya. So ngayon, para sa inyong recap lang tayo, ito yung mga suspect, kumbaga sa ano sila yung mastermind sa pag-utos ng pagpatay sa mahigit 50 katao na convoy ni Magunda Dato before. Kung matatandaan nyo, ito ay tumagal ng hanggang sa ngayon ay 10 years. So, yung ganyan ang justice natin. 10 years. At ito ay itinuring natin na special case. Special case na yan na 10 years. Yun. Special case tumagal ng 10 years. Ayan. Paano kaya kung ordinaryong kaso lang? So, napakalaking kaso ito sa ating bansa na ngayon lang nahatulan na 10 years. So, ganyan ang justice natin. Pero at least, kahit matagal ay gumulong. So, paano kaya kung isang ordinaryong tao lang ang may kaso? Kung nakasuhan, diba? So, sana nabigyan natin ng katarungan at yung mga biktima nito at nabigyan sila ng kapalit sa kanilang nawala. Kasi, ting si Ampatuan ay napakarami namang pera nito. At matagal nang hinawakan yung Maguindanao massacre. So, ang hatol sa kanila guys ay reclusion perpetua. Na ang ibig sabihin niyan ay pagkakulong ng habang buhay. Yun, ang reclusion perpetua. Yun yun. Reclusion perpetua. So, ngayon, andyan sila sa Kapundiwa. May judgment na sila. Idadalhin na sila ngayon sa National Penitentiary, which is na ang pinakamalapit sa dito ay sa Muntinlupa. Yun. Sana na recognize yung maigi yung ating Justice of the Philippines. So, yung special case nga umabot ng 10 years. Yun lang punto ko doon. Paano na kaya yung regular case? Diba? At bukod dito, bago to habang nakapile ito ay ang dami pang, bukod sa mga suspect, ang dami pang nadamay na tao, ang daming hukom na namatay, mga witness na nawawala. So, kayo na ang magsabi kung iyon ay nasaan. Ganun yung justice natin dito. So, nakakalungkot pero kailangan nating tanggapin. O, ano ba ang magagawa na tulad natin? Ano ba ang magagawa ng isang Juan para sa pag makatulong sa isang justice na sa Pilipinas. So, bilang isang criminalistic ay masyadong mahaba ang ating batas at masyadong dihado kung ikaw ay isang walang kapital, walang pera, pambayad sa abogado. Di ba guys? Ito masyado kasing exposed to. Pero I think tigtrabaho ito ng ating gobyerno para mahusgahan, para makaroon ng sentensya, conclusion. Paano kaya kung iba yung nakaupo? Ay, nako. Baka lagi na lang naka-file to, naka-archive lang, hindi gumagalaw. So, kapag delay, walang justice. Okay, guys. So, yan lang po ang aking masasabi sa kaso ni Ampatuan. Ay, kayo na po ang mag-judge kung gaano talaga katagal tumatakbo yung ating kaso. Hanggang sa muli po, my name is Achiever, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. Thank you for watching.